Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Sonny. Taong 1989, Albuera, Leyte. Itong mga panahong ito, kasalukuyan siyang miyembro ng isang samahan na kung saan ang pangunahing hanap buhay ay pangunguha ng mga hayop sa gubat. Lahat ng mga hayop na makita nilang kakaiba ay kanilang kinukuha upang ibenta sa mas mataas na halaga. Ayon kay Sonny, na ang pangunahing kinukuha nila noon ay mga ibon na merong makukulay na balahibo. Kapag mas natatangi ang itsura nito, mas mataas ang presyo. Isa din sa kinukuha nila ay mga baboy ramo na siya namang hinahanap-hanap ng iilan sa kanilang parokyano. Bagaman ipinagbabawal ng batas ang ganoong trabaho, wala silang magagawa dahil na rin sa kahirapan. Dagdag pa ni Sonny na ang trabahong yon ang nagbibigay sa kanya ng kaginhawaan pagdating sa pangangailangan ng salapi. Hindi rin sila nababahala kapag dumadayo sila sa iba't ibang lugar sa kadahilan ng handa ang kanilang pangkat sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Sa loob ng 2 taon, nakilala niya ang kanyang mga kasama sa pangkasalukuyan. Ang kanilang grupo binubuo lamang ng 5 katao. Isa dito ay galing sa bilangguan, habang ang 3 naman nilang kakilala ay mga albularyo sa Samar. Kaya lang naman kailangan ng grupong yung si Sonny sa kadahilan ng marunong siyang tumingin ng direksyon saan mang lugar sila madako. Sa tagal ng kanilang pagsasama, marami na silang pinagdaanan. May mga pangyayari na din siyang nakaranas ng halos ikamatay na niya, subalit hindi niya yun gaanong ininda. Sa isip-isip ni Sonny, kapag tumigil siya sa trabahong yon, mamamatay naman siya sa gutom at wala siyang alam na trabaho maliban sa pangangaso ng mga galang hayop sa gubat. Isang araw, nagkasundo ang kanilang grupo na tumungo sa Albuera. Dahil nasa ormok lang sila noong mga oras na yon, kung kaya't hindi sila nagdalawang isip na tumungo roon. Nang mapagkasunduan na nila ang plano, agad naman silang umalis sa ormok upang puntahan ang nasabing lugar. Habang naglalakad ang kanilang pangkat, panay naman ang kanilang pag-uusap sa kung ano ang kanilang gagawin kapag nadako na sila roon. Mas mabuting may alam sila sa kanilang pupuntahan para naman kahit papaano hindi sila malagay sa alanganin. Sa pagsapit ng sumunod na araw, narating na nga nila ang pinakahuling baryo bago tuluyang makapasok sa gubat. Marami ang sumalubong sa kanila doong mga naninirahan sa lugar upang mag-alok ng kani-kanilang mga paninda. Hindi naman nila yun gaanong pinapansin sa kadahilan ng mariing inihabilin ng mga albularyo nilang kasama na huwag kumain ng kung ano-ano sa lugar na kung saan sila ay dayo. Habang binabagtas nila ang sentro, bigla namang napatanong noon si Sonny sa kanyang mga kasama nang masipat niya ang mga maliliit na banderitas na nakasabit sa bawat bahay na kanilang dinaraanan. Do, may ano ba rito? Pista ba? Mukhang tamang-tama ang pagdating natin ah. Pabirong wika ni Sonny sa kanyang mga kasama. Oo nga Son, pakiramdam ko pista din eh. Pwede naman siguro tayong bukas manguha no? Makisaya muna tayo rito. Sagot naman ang kanyang kasamang kalalabas lang sa bilangguan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, bigla naman silang napahinto nang harangin sila ng 5 masasayang taga-baryo.
Inalok sila nitong manatili sa kani-kanilang mga bahay upang masaya nilang maidaos ang pista. Napakasaya ng taong yon na halos hindi mo makikitaan ng kahit na anumang bahid ng kasamaan sa katawan. Dahil sa alok ng mga ito, kaya na may medyo napaisip-isip na din sila, Sonny. Kung uunawain kasing maigi, maaaring magkaroon sila ng dagdag na impormasyon sa lugar. At kapag sinuwerte, may makukuha silang taga-baryo na maaaring sumama sa kanila patungo ng gubat. Ilang minuto pa ang lumipas, wala nang ang nagawa ang kanilang pangkat, kundi ang sumang-ayon. Pagpasok nila sa bahay ng taga-baryong nakalapit nila, minabuti na muna nilang magpahinga kahit papaano. Hindi rin kasi nila maaaring maitangge ang labis na pagkapagod dala ng biyahe. Kinagabihan, doon na nga unti-unting lumalakas ang ingay sa buong paligid. May mga musika na sila noong naririnig, hudyat ng nalalapit na selebrasyon ng pista. Maya-maya pa, pumasok sa kanilang silid ang may-ari ng bahay upang ilahad sa kanila ang nalalapit na kasiyahan sa liwasan ng baryo. Mga kaibigan, tayo na! Huwag kayong mag-alala! Uuwi din tayo mamaya! Wika ng may-ari ng bahay. Nang marinig nila ang sinabi nito, dali-dali naman silang lumabas ng silid upang tumungo sa liwasan. Sa paglabas nila ng bahay, bumungad sa kanila ang napakaraming tao na naglalakad sa daan. Habang pinagmamasdan yon nila Sonny, bigla naman sila noong nagtaka, gawa ng alam nilang napakaliit lang ng baryong yon. Napaka-imposible namang hindi mahulugan ang karayomang daan, gawa ng medyo malayo na doon ang susunod na baryo. Nasisiguro nilang lima na ang karamihan sa mga taong bumisita ay maaaring nanggaling pa sa ibang lugar. Habang pinag-iisipan nila ang bagay na yon, bigla namang lumapit ang nagpatuloy sa kanila na nagwiwika ng, "Ganito talaga dito sa amin kapag pista. Maraming dayo. Halina kayo. Huwag na kayong mahiya." Nang marinig nila ang sinabi nito, minabuti nilang sumunod na lamang nang hindi nagre-reklamo. Kampante naman sila doon kahit papaano, gawa ng nakahanda silang lahat sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Sa paglalim pa ng gabi, punong-puno ng kasiyahan ang lugar. Kahit maraming nag-aabot sa kanila noon ng pagkain, paulit-ulit nila yung tinatanggihan. May mga pagkakataon namang pinapainom sila ng mga ito ng alak, subalit hindi nila yon pinapatulan. Dahil sa ganoong asal na ipinakita ng kanilang grupo, kaya may iilan sa mga taga-baryo ang hindi maiwasang magtampo. Nang medyo maramdaman nila Sonny na pinangingilaga na sila ng mga taong naroon, minabuti nilang maupo sa gilid ng daan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, bigla naman silang napatayo nang lumipat ang may-ari ng bahay na kanilang tinuluyan. Meron yung mga daladalang pagkain na siya namang masayang ibinigay sa kanila. "Huwag kayong mag-alala. Malinis ang mga yan. Diba tatlo sa inyo ang albularyo? Malaya kayong tingnan ito." Wika ng taong nagpatuloy sa kanila. Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung umalis para bumalik sa kasiyahan. Sila Sonny naman noon, hindi mapigilang magtaka, gawa ng papano nitong nalaman ang tungkol sa albularyo nilang kasama. Dahil sa sinabi nito, doon na sila dahan-dahang napapaisip. Ang kanyang mga kasama, napilitan ng mag-usal sa paniniwalang merong sa bulag ang nakakalat sa lugar na siyang nagpapahina sa kanilang mga pandama at paningin.
Subalit matapos nitong makapagpakalat ng buhay na salita, tila ba wala man lang nagbago ni Katiting. Sa paglalim pa ng gabi, tuluyan na ngang natapos ang kasiyahan. Ang kasama nilang nanggaling pa sa bilangguan, halos maubos na ang handa na ibinigay sa kanila. Hindi naman nila yun kaanong pinansin, gawa ng maging silaman, aminadong kanina pang hindi kumakain. Sigurado ba kayong ibibigay niyo sa akin lahat to? Bahala kayo. Mamaya pagtulugan, huwag kayong magreklamo na kumakalam ang inyong mga tiyan, ha? Uwi ka ng kanilang kasama. Ubusin mo na yan. Huwag mo na kaming isipin. May mga pagkain pa naman tayong dali. Mamaya yun na lang ang kakainin namin. Sagot naman dito ni Sonny. Sa pagdating nila sa bahay ng lalaki, agad naman silang tumungo sa kanilang silid. Sa pagkakatanda niya noon, nasa alas 11 pa lamang ng gabi noong mga oras na yon. Medyo mahaba-haba pa din ang kanilang tulog kahit papaano upang mapaghandaan ang kanilang lakad kinaumagahan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang binalot ng katahimikan ang buong paligid. Lahat ng mga musikang nagbibigay ingay kanina sa baryo, naglaho na lamang ang mga ito na parabang bula. Nawala na din ang mga yapak ng taong naglalakad sa daang malapit sa kanilang tinuluyan na siya namang nakaagaw ng kanilang atensyon. Maya-maya pa, bigla namang napabalikwas sa kanyang hinihigaan itong si Sonny nang maramdaman niya ang kanyang kasamang nanlalamig ang buong katawan. Pagsindi niya noon ang gasera, bumungad ito sa kanyang nakanganga habang pilit na iniaabot ang kisame ng silid. Namumutla na din ang buong balat nito, indikasyon na meron yung malubhang karamdaman na iniinda. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niyang ginising ang tatlo pa nilang kasama. Nang mapag-alaman ng mga ito ang tungkol sa pangyayari, dali-dali naman itong isinalansan ang kanilang mga dalang gamot. Sonny, isarado mong pinto. Magbantay ka doon. Ano man ang iyong maririnig, ipagpaalam mo to sa akin. Bilis! Bulong ng isa sa kanilang kasama. Nang marinig niya ang sinabi nito, marahan naman siyang tumungo sa bukana ng kanilang kwarto. Dahan-dahan lang noon ang kanyang paggalaw sa kadahilan ng gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy ang sahig. Sa bawat paghakbang na kanyang ginagawa, rinig na rinig niya ang paglangit-ngit ng ilalim. Pagdating niya sa gilid ng pinto, agad naman siyang naghanap ng trangka. Pagsilay niya sa isang tipak ng kahoy na naroon, dahan-dahan niya yung kinuha upang magsilbing armas sa kung sino man ang magtatangkang pumasok. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang kinaroroonan nang makarinig sila ng isang malakas na pag-angil sa loob ng bahay. Sa isang iglap, lumaganap ang kakaibang presensya sa buong paligid na kahit ang mga albularyo niyang kasama ay hindi maiwasang kilabutan. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Sonny nang biglang lumapit ang isa sa mga ito na nagsasabi ng, "Sonny, patay na ang kasama natin. Ayusin mo mga gamit mo dun. Ngayon mismo aalis tayo rito." Pagkarinig niya sa sinabi nito, agad naman siyang tumungo sa kanyang hinihigaan upang kunin ang kanyang mga gamit. Limitado lang noon ang kanilang paggalaw sa silid upang hindi sila mapag-initan ng nilalang na naroon sa sala. Pagsilay niya noon sa kanyang kasamang namatay, bigla naman siyang napasigaw ng napakalakas dahil sa labis na pagkagulat. Bukod kasi sa nakita niyang butot balat na ang katawan nito, sobrang itim na din ang bangkay na halos hindi na yun makilala. Ang labis pa noong nagbigay ng takot sa kanya
ay ang mga mata nitong namumuti at ang mga ngipin nitong dahan-dahan ang nalalagas. Matapos niyang mapasigaw ng malakas, agad naman siyang hinawakan sa leeg ng kanyang kasama at kasabay nito ang pagtakip nito sa kanyang bibig. Akala nila walang nakarinig sa kanila. Pero maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila ng isang napakalaking paa sa pintuan ng kanilang silid. Napakalakas din ang pag-angil ng nilalang na yon na nasisiguro nilang nakatitig sa kanilang direksyon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napatalon si Sonny sa kaliwang parte ng silid nang makarinig sila ng malakas na lagabog sa pinto. Dahil sa ginawa ng nilalang na nasa likod nito, buong puwersa naman yung pinigilan ng albularyo. Kampante yung magagawa niyang mapangibabawan sa lakas ang nilalang, gawa ng nagtatangan yon ng ngipin ng kalabaw. Subalit, lingid sa kaalaman ng kasama ni Sonny, hindi rin magtatagal ang pintong namamagitan sa kanila dahil sa sobra nitong karupukan. Sa isang iglap, bigla namang tumagos ang matatalas na kuko ng nilalang at kasabay nito ang mabilisan nitong pagbaon sa dibdib ng kanilang kasama. Para yung isang batang hinawakan ng isang kamay habang dahan-dahang iniaangat sa sahig. Maya-maya pa, tuluyan ang nawasak ang pinto na siyang naging sanhi upang masilayan nila ang isang malaasong nilalang na animoy kalahating wangis ng tao. Hawak-hawak nito ang kanilang kasama habang dahan-dahang ngumanganga. Pagbuka ng napakalapad nitong bunganga, tumambad sa kanila ang matatalas nitong mga ngipin. Habang pinagmamasdan ito ng kanilang grupo, labis-labis naman ang kanilang pagtataka gawa ng hindi nito kinakain ang nahuli nitong albularyo. Ang ginawa lamang nito, hinarap sa kanyang bunganga ang katawan nitong nag-aagaw buhay na parabang meron yung sinisip-sip doon. Matapos ang mga pangyayari, agad naman niya yung binitawan at kasabay nito ang nakakakilabot na pag-atungal ng nilalang sa kanilang harapan. Pagkarinig nila sa napakalakas nitong sigaw, agad naman nilang binuksan ang bintana ng bahay at walang pag-aatubiling dumaan doon. Sa paglabas nila sa tahanan, mabilisan naman silang kumaripas ng takbo papalayo. Subalit, ilang minuto lang ang lumipas, bigla silang nakarinig ng napakalakas na kalabog na siyang naging sanhi upang mapalingon sila sa bahay na minsan nilang tinuluyan. Pagsilay nila doon, tumambad sa kanila ang nilalang na parabang nagtatanga na din ng lakas ng ngipin ng kalabaw. Sa puntong yon, doon na pagtanto ng kasama niyang albularyo na maaaring isang gabunan, ang nilalang na humihigop ng mutsa na tinatanga ng isang tao. Manong! Ano, palaga na ba natin? Demonyong yan! Pinatay ang dalawa nating kasama! Hindi ako makakapayag na basta na lang tayong umalis dito nang hindi gumaganti! Galit na wika ni Sonny sa kanyang kasama. Nang marinig ito ng dalawa, agad naman itong binitawan ng kanilang mga dalang gamit upang kaharapin ang nilalang. Pagsilay naman sa kanila ng nilalang na nakaharap sa kinaroroon na nito, mabilisan din naman yung tumakbo patungo sa harapan nila. Nang medyo ilang pulgada na lamang ang layo nila sa bawat isa, dahan-dahan namang bumalik sa orihinal nitong anyo ang nilalang na yon. Kisap mata lang naman noon ang naging pagitan nang tumambad sa kanila ang lalaking may-ari ng bahay. Pasensya na kayo kung hindi agad ako nagpakilala. Alam ko namang kapag ginawa ko yon, hindi kayo magpapaabot ng ganitong oras sa bahay ko. Napakasarap ng amoy ng mutsa.
Matagal na din akong hindi nakakain ng mga katulad ninyo. Wika ng nilalang habang panayang pagdila sa kanyang braso. Nang marinig ito ng dalawang albularyo, agad naman nila yung inihipa ng tigalpo, subalit sa hindi malamang dahilan, nagawa yung makontra ng nilalang. Pagramdam nilang nawasak nito ang kanilang usal, dali-dali naman nilang kinuha ang kanilang mga sundang at walang pagdadalawang isip na sumugod. Subalit kahit anong gawin ng kasama noon ni Sonny, tila ba wala yung magawa upang pabagsake ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, kitang-kita niya ang pagpupumilit ng albularyo na mabigyan ng pinsala ang nilalang. Subalit lahat ng sugat nitong natamo, mabilisan din naman yung naghihilom. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang napaatras itong si Sonny nang masipat niya ang dalawa niyang kasamang tinamaan ng malalakas na pagsapak ng gabunan. Pagbagsak nito sa lupa, agad din namang hinawakan sa leeg ang dalawa at kasabay nito ang mabilisan itong paghigop ng kanilang mga abilidad. Habang hinihigop ng nilalang na yon ang presensya ng dalawang albularyo, pilit pa sila noong nagpupumiglas, subalit sa kasamaang palad wala silang magawa. Maya-maya pa, bigla namang napasigaw ang matandang albularyo sa kanya na tumakbo, gawa ng ramdam na nito ang nalalapit na katapusan ng kanilang buhay. Sonny! Takas na! Iwan mo na kami rito! Hindi na namin kaya! Sigaw sa kanya ng matandang albularyo. Matapos nitong makapagsalita, dahan-dahan namang nanuyot ang buong katawan nito nang sa hindi malamang dahilan. Sa isang iglap, nasipat ni Sonny ang kanyang kasamang albularyo na parabang ilang taon nang yumao. Dala ng takot sa kanyang katawan, ni paghakbang papalayo hindi niya nagawa. Sa pagsilay sa kanya ng nilalang, bigla naman yung ngumisi habang dahan-dahang tumatayo. Paglapit nito sa kanya, tuluyan na siyang bumagsak sa lupa habang pahikbing umiiyak. Walang laman. Bakit hindi ka naimpluwensyahan ng iyong mga kasamang mag-aral ng lihim na karunungan? Tanong ng nilalang sa kanya habang nakatapat sa kanyang dibdib ang pagmumuka nito. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman itong itinuro ang kanyang dibdib habang pilit siyang pinapasagot. Nang mapagtanto ni Sonny na yun na lamang ang paraan para siya ay makaligtas, wala na siyang nagawa kundi mahinahong sumagot sa nilalang. Hindi ako katulad nila. Ordinaryong tao lang ako. Pakiusap, pakawala mo na ako. Pinapangako ko, kahit kailan hindi na ako babalik sa lugar ninyo. Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman itong tumalikod sa kanya habang nananatiling walang imik. Paglapit nito sa bangkay ng dalawa niyang kasama, agad naman yung pinasaan ng nilalang upang dalhin sa kanyang tahanan. Sa pagkawala nito sa harapan ni Sonny, dahan-dahan naman siyang tumayo habang tulalang nakatitig sa kawalan. Bagaman hindi niya nararamdaman ang kanyang wisyo, nagpumilit siyang lumakad sa pagbabakasakaling makakaalis siya doon ng buhay. Sa pagbagtas niya ng daan patungong baryo, bigla naman siya noong natigilan nang makarinig siya ng pagbukas ng pinto. Pagsilay niya sa isang bahay, agad naman siyang hinila ng isang lalaking nakatira doon upang papasukin. Ayos ka lang ba? Mabuti naman at wala kang dalang kahit ano. Hindi yun pumapatay hanggat wala kang tangang mutsa o agimat. Magpahinga ka na. Bukas na bukas ilalayo na kita sa lugar na ito.
Galit yan si Ugdo sa mga taong dayo. Kapag nakita ko pa niyan sa mga susunod na gabi, hindi ka na niyang pakakawalan. Wika ng lalaki. Dagdag pa nito na ang taong nagngangalang Ugdo sa kanilang lugar talaga namang pinangingilagan ng karamihan. Kampante naman silang manirahan yon sa kanilang baryo gawa ng hindi ito pumapatay ng mga ordinaryong tao. Ayon pa sa lalaki, isang uri ng aswang si Ugdo na nasa hanay ng dugo ng mga gabunan. Ang tanging pinagkaiba niya lamang sa mga ordinaryong gabunan ay ang kakayahan niyang tumipon ng abilidad ng mga mutsa sa katawan. Marami ding usap-usapan sa kanilang lugar na itong si Ugdo merong pinaghahandaang kalaban. Hindi nila alam ang totoong dahilan pero yon ang sinasabi ng matatanda sa kanila. Alam niyo ba na itong si Ugdo hindi kumakain ng karne ng tao hanggat ang taong yon ay walang mutsa o baon sa kanyang katawan? Sinasabi ng albularyo sa lugar na pinagkakainteresan lamang ni Ugdo ang mga mutsa sa kadahilanang nagbibigay yon sa kanya ng kakaibang pakiramdam at amoy habang kinakain ang karne. Wala din itong pakialam sa mga sanggol na dinadala ng mga babae sa kanila gawa ng para sa kanya, isa lamang yung ordinaryong karne na walang kakaibang lasa. Matapos niyang mapag-alaman ng mga bagay na yon, halos hindi naman siya makapagsalita dahil sa labis na pagkabahala. Pakiramdam noon ni Sonny na sa isang iglap, naglaho na lamang ang lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang sarili. Kinabukasan, hindi pa man tumitirik ang araw sa kalupaan, minabuti na niyang umalis sa lugar. Tulala siya noong sumakay sa sasakyan hanggang sa marating na niya ang bayan ng Ormoc. Mula sa panibagong bayan, una niyang pinuntahan ang simbahan para magpasalamat. Ipinangako niya din sa harapan ng Panginoon na kailanmay hindi na siya babalik sa lugar na iyon. Magmula kasi noong nangyari ang insidente, tumatak na talaga sa kanyang isipan na minsan niyang nakainkwentro ang isang aswang na kinakatakutan ng mga antingero. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe naman tong gabuna na to, sobrang lakas naman nito. Isipin niyo kumakain ng mutsa tapos yung mga tanga niyong karunungan. E paano kung punong-puno ka ng mutsa tapos punong-puno ka ng karunungan? E di syempre busog na busog yung gabunan. Ang tanong ngayon, paano niyo papatayin to? Paano niyo tatalunin to? Tsaka sino yung pinaghahandaan niya ni Ugdo? Di ba? Sayang lang no, wala tayong part 2 nito, pero sayang, ang ganda talaga nito eh. Gusto ko makita kung paano mamatay si Ugdo eh. Pero siguro hindi ito namatay kasi isipin nyo, di ba, aswang siya, gabunan. Ang mga pangontra dyan, mga gamit sa kanan. Paano kung yun yung pagkain niya, yung mga gamit sa kanan? E di, wala, walang magiging talab lahat ng tigalpo ninyo o kung anuman. Tapos parang ang nangyayari pa, pag kinakain ni Ugdo yung kakayahan ng antingero o ng manggagamot, napupunta sa kanya yung abilidad na yun. E di, palakas lang to ng palakas. Diba? Pero parang na-curious ako, sino kaya yung pinaghahandaan ni Ugdo? Teka, anong taon ba to? 1989 eh. Lolo Ruben? Pwede, di ba? Pwedeng yun yung pinaghahandaan ni Ugdo. Pero yun nga, hindi ko alam, wala rin nabanggit sa kwento ko anong klase siyang gabunan. Ang daming butas ng kwento na ang dami nating tanong na alam naman nating hindi na masasagot. Kasi nga, ang sabi ng bida natin, eh, hindi na siya babalik sa lugar na yun. Siguro para sa kaligtasan, kaligtasan na lang din niya, di ba? Pero yun nga, sayang lang at wala akong maibigay na solidong opinion eh. Yun nga lang, talaga nakakatakot tong lahi ni Ugdo. Uy, sana lang napatay ito ni Lolo Ruben kung si Lolo Ruben man yung pinaghahandaan niya. Pero kayo, kailangan ko na solidong komento nyo para sa kwento na to. Paki-comment na lang ako sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.